What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre, practical application, mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong madinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell and let's begin our show. Ang topic natin for today is what we call auditory brainstem implant o yung tinatawag nating ABI. Okay? Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, is meron lang tayong bahagyang mga announcement. Para sa ating unang announcement, ipagpaumanhin nyo kung ito yung ating first long video format in the past 2 months. Kaya wala tayong long video format. Alam nyo naman na one man team lang din ako pagdating sa pag-create ng video content about our ears. So recently, there are changes sa mga policy ni YouTube na kung saan nire-require niya tayo na mag-create ng shorts. Otherwise, mahihirapan tayong ikalat yung information about hearing health. Okay, so kaya kung mapapansin nyo, on a daily basis, pinopost natin yung how to troubleshoot our cochlear implant processors. Okay, so yun yung una muna natin ginagawa. So ngayon, syempre napansin natin dun sa ating analytics o dun sa statistics na kung saan yung mga nanonood dito sa ating channel, napansin natin na kailangan naman nating balansin yun sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng mga long video format. Okay, so meron na tayong long video format, short video format. So ang challenge lang sa akin is paano natin siya i-stage na kung saan mag-grab natin yung attention ng ating mga pasyente o dun sa mga gusto nating matulungan at syempre dun sa ating regular na videos every week para naman dun sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong about their hearing health needs. Okay, mag-alala kasi lahat ng ito isang volunteer movement ko para makatulong sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Okay? Second announcement is, I think this year, gumraduate na yung mga previous batch ng audiologists. Meron tayong nakausap na mga audiologists galing doon sa batch na yun. Ngayon sila yung nagpa-practice sa may Iloilo area. So, active hearing. Nandyan si Sir Brian and si Ma'am Sibyl. So, anytime na kailangan nyo ng hearing care needs, please visit them sa Iloilo. Okay? Meron doon active hearing center. Yun yung kanilang clinic. Makikita nyo dito sa ating video yung screenshot ng kanilang opisina. Okay, now, going back to our topic. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating auditory brainstem implant or ABI. So, in the olden days, okay, ang ABI ay binibigay lamang dun sa mga taong may tinatawag tayong neurofibromatosis type 2 na kung saan yung kanilang magkabilang ugat ng kanilang hearing nerve ay tinutubuan ng tinatawag nating benign tumor. Okay, so anong implication nito? Kung babalikan natin yung paano tayo nakakadinig, is syempre yung ating outer ear, yung nakikita natin dito, sila yung nag-collect ng signal sa labas at binabibrate natin yung tinatawag nating tympanic membrane or yung eardrum. Yung eardrum, ipapasa niya yung pagyanig or yung vibration na yun sa ating inner ear para yung inner ear i-convert siya to electrical signal na siya namang aakit dun sa ugat. At pag nakarating sa brain, nandun na yung translation ng brain na kung anumang information meron dun sa tunog na yon. Now, pag meron kayong NF2 or neurofibromatosis type 2, ang nangyayari is
dahil nga merong tayong tumor na nakaupo dun sa ugat, eh yung transmission papunta sa brain eh hindi dumadaloy. Okay? So ano yung mga symptoms kung meron kayong NF2? Syempre meron kayong hearing loss, nandiyan yung tinnitus, at nandiyan yung pressure sa ating ulo. Okay? So pagdating sa hearing loss, unique siya dahil mapapansin nyo, yung may mga NF2 is nakakadinig sila pero hindi nila maintindihan kung anong nadidinig nila. Okay? So yun yung isang classic sign. Kaya kung mapapansin nyo sa ating channel, pag merong nagtatanong, eh, lalo na kung may asymmetrical o hindi pantay yung paghina ng pandinig, nire-refer kagad natin sila sa tinatawag nating ENT. Dahil kung meron tayong asymmetry, minsan kailangan nating makasiguro na walang benign na growth sa kanilang mga ugat. Kaya yun yung rationale kung ba't tayo nagre-refer sa ating ENT. Kaya yun din ang dahilan kung bakit palagi natin sinasabi na visit your ENT for further check medically. Okay? So yun. Now, NF2. Sa makabagong panahon, medyo nag-expand na yung indication natin for NF2. Pwede na rin natin siyang, NF2, yung ating ABI pala. Pwede na natin siyang ibigay dun sa mga pasyente na may non-functional nerve. Okay? Sa magkabilang tenga. Ano-ano ba yung mga kaso na ito? Let's say, for example, may severe malformation ng inner ear. Binibigay na rin natin ng ABI. Pag maninipis o hindi nakita sa MRI yung hearing nerve ng pasyente. Yan, candidate na sila niyan for ABI din. At syempre, dun sa mga pasyente na nagkaroon ng meningitis, bacterial meningitis, viral meningitis, na kung saan yung kanilang inner ear ay nag-i-start na na maging buto, na kung saan hirap na tayong pasukan ng kable yung ating inner ear, lalo na sa paggamit ng cochlear implant, yun po pwede na rin silang maging candidate for ABI. So, bakit ito yung topic natin for today? Itatie up ko lang siya dun sa ating previous experience last 27 ng October, Thursday, and 28 ng October, Friday. Kasi meron tayong dalawang case na kung saan gumawa tayo yung tinatawag nating promontory testing para maihiwalay natin kung magbebenepisyo ba itong mga pasyente na to for CI or ABI. Okay? Yung Thursday, ang ating pasyente ay isang 1-year-old na batang babae na kung saan ay meron siyang charge syndrome. Yung kanyang dalawang tenga ay mayroong maninipis na ugat. Kaya alam natin na baka alanganing cochlear implant siya or alanganing ABI siya. Kaya ginawa natin yung test. Dahil ginawa na nga natin yung promontory stimulation, nalaman natin na mas pabor sa kanya yung ABI. Now, nung Friday, meron naman tayong lolo na kung saan pinromontory testing din natin. Nalaman natin na kahit kuryentihin natin yung kanyang ugat, nakakadinig pa siya. Dahil nga sa kanyang edad, mas pinili ng doktor na bigyan na lamang siya ng cochlear implant kaysa mag-undergo siya ng mas invasive na surgery na auditory brainstem implant. Okay? So, paano ba yung ABI? Paano ba siya nakakatulong? So, ang ginagawa ng ABI, meron siyang external device tulad ng cochlear implant at meron siyang internal device. Obviously, yung external device, siya yung processor. Siya yung pumipick up ng tunog sa labas. Yung internal device, ini-stimulate niya yung brain. Okay? Yung brainstem para ma-interpret ng ating utak yung mga tunog na iyon. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting the subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, see you soon. Bye.